konnichiwa! For today's video, mag-night to geeky tayo. So, after nga namin maglagay na lupa sa tray, and then dilikan nito, butasan. Ay, may pambutas kami, di ba? Tapos, maglagay ng buto sa mga butas. Kailangan na sa gitna yung buto. Buto. And then, takpan naman ito. Ayan, hindi kailangan puno, guys, ha? Ganyan lang. Ayan. And then, after 2 days, ayan na, i-deliver na namin siya at kailangan namin siyang ilatag doon sa aming naitoko. Ang naitoko pala ay nursery. Ayan, at nalatag na nga namin. And then, after a few days, ganyan na siya. Magiging ganyan. So, yan na siya. Ready na siya for night to geeky or grafting. Kung makikita nyo, merong black na tray at merong white. So, black sa ilalim and white naman yung pang ibabaw. So, first step is ikakut siya ng paslant. Ayan, in-slow mo ko na. And then, after siyang ikat ng slant, lagyan mo siya ng tube. Depende siya sa laki nung katawan ng kamatis. Kung medyo payat siya, lalagyan mo siya ng pink or white. And then, pinakamalaki. Yung ginagamit na tubes para mag-connect yung mga kamatis. So, pinakamaliit yung pink, pinakamalaki yung green. Tapos pink, white, blue, and then green ang pinakamalaki. Next step is kukuha ka naman ng kamatis doon sa white na tray. Yung ibabaw lang ikakat mo. Kakat mo din siya ng paslant. And then, ikukunik mo siya dyan. Ipapasok mo siya sa may tube. Kailangan nakaslant siya, guys, para ano sila, pareho sila. Kasi nakaslant din yung baba, diba? So, paslant din yung cut mo doon sa pang ibabaw. Ayan, i-close up natin. Ayan, medyo blurred nga lang siya, pero as you can see, yung mga slant nila ay magkadikit. Kasi kailangan siya magkadikit, guys, kasi pag hindi siya magkadikit, hindi mabubuhay yung nasa ibabaw. Kailangan ganyan-ganyan siya. Talagang magkadikit sila, yung parang nag-aano. Nag-aano? Pero, ayan. So, kailangan i-double check yan siya kasi kailangan mong i-check kung magkadikit pa sila. And then, kung napapansin nyo, meron siyang yung hiwa sa gitna, yung tube. Kailangan nasa harapan mo yan. Sabi ni boss. Ayan, makikita nyo naman na meron siyang yung ano niya, yung dugtong niya. Ayan. Diba? So amazing. Wow! By the way, guys, yung babang kamatis pala, ang pangalan niyan is Gambarene. And ang pangtaas naman is Primadonna. So, dalawang klaseng kamatis siya pinagdudugtong para maganda yung ano niya, yung tubo, malaki yung bunga, tsaka nagtatagal yung puno ng kamatis. Nagiging parang vine siya. Ayan. So, kailangan dapat check na check na magkadikit talaga sila. And ayan yun siya, guys. Yung white na tray, yan yung may Primadonna. And then yung black naman, yan yung Gambarene na kamatis. So, dalawang ibang klase siya. Iba-ibang klase. So, ayan. Kailangan mo siyang isprayhan. After mo siyang mapagdugtong, kailangan mo siyang isprayhan ng water. Actually, medicated water siya. Meron siyang hinahalong gamot para dyan ispray. Ayan. And then after that, ilalagay namin yan sa nursery. Papakita ko sa inyo sa dulo ng video na to.
Kung napapansin ninyo guys, half lang nung tray ang kinakat namin or half lang yung ginagraft muna namin, yun ay dahil bawal na bawal matuyo yung tangkay nung kamatis. Kasi pag kinat mo siya, merong juice na lalabas dyan and then para sinasala siya nung tube. Kasi pag nilagay mo yung tube, masastuck dun sa tube yung juice nung tangkay. And then, kailangan ata yun for, para mabuhay talaga yung nasa ibabaw. Or if you know something about grafting, comment down below! After naman namin mag-graft yung mga kamatis, nilalagay namin siya dyan sa loob niyan. Kung nakikita nyo, merong water sa ibabaw at merong pang shade, yung pangharang sa init. Dahil bawal mainitan ang mga kakagraft lang na mga kamatis. Kasi pag nainitan siya, malalanta, lalo na yung ibabaw na part, malalanta siya. And then, mamamatay na siya. So, dyan siya mag-heal ng 3 to 5 days. And then, pag okay na siya, ililipat naman namin siya dun sa nursery. Then, after 2 days, ay itatanim naman namin siya sa medyo malaking pot. So, abangan yan sa aking next vlog. Don't forget to like and subscribe. See you later!